Okay, maglalagay na tayo ng tubig. So yung tubig naman, wag naman pa yung maraming tubig na pwede kang lumangoy. Yung tamang-tama lang para hindi blank yung lasa ng manok mo. So, ngayon ang native, mataba na. Dati kasi ang native na manok, payat. Okay? So, isang manok, isang buong manok. Kakat lang natin. Asin. Asukal. At swerte na nilagyan ng mainit na tubig. Toyo. Mantika na panggisa. At paminta. Patis na panlasa. Kaming mga Ilonggo, lately lang na introduce sa amin yung patis kasi ang patis sa amin is toyo. Okay? Meron tayong ditong luya, bawang, sibuyas, kamatis at tanglad. Usually yung mga Ilonggo gumagamit ng tanglad. Halos lahat sa aming mga niluluto. Okay? Meron tayong green papaya, dahon ng sili at green chili. Okay, ano pang hinihintay natin? Samahan niyo ako sa aking kusina. Okay, umpisa na natin yung pagluluto. So, maglagay tayo ng kunting mantika. Unahin natin si luya. Pwede rin hindi mo na siya kailangan i-brown. Okay, mas gusto ko ang medyo fresh yung luya ko. Lagay natin si bawang. Hindi rin kailangan i-brown ang bawang. Mas makukuha mo yung health benefits pag ang bawang mo is hindi nag-brown. Sibuyas. Kamatis. So, hintayin muna natin madurog ng konti si kamatis para lumabas ang kanyang katas. Ito nagpapasarap sa ating tinolang manok. So, ito yung aming Ilonggo style na tinolang manok. Naglalagay kami ng kamatis kasi mas masarap ang sabaw. Okay, pwede na natin idagdag si manok. Lagyan ng asin. Konting asukal. Paminta. Lagay natin si tanglad. At yung ating ginatas na buto ng atswete. Haluin lang. Atakpan natin ng 10 minuto. A few minutes later. Okay, so ito na yung ating manok na ginisa kanina. So ang tekniko paggawa ng tinolang manok, ginigisa ko siya hanggang mag-iba ang kulay ng manok. Hindi ko siya muna nilalagyan ng tubig kasi ang tendency niyan maging malansa yung tinulang manok mo. Kailangan igisa mo siya hanggang maglumabas yung mantika ng manok. Okay, maglalagay na tayo ng tubig. So yung tubig naman, wag naman pa yung maraming tubig na pwede kang lumangoy.
Yung tamang-tama lang para hindi blank yung lasa ng manok mo. Ayan. So at least mga 1 liter or 1 liter and a half. Okay? Then takpan natin ulit hanggang 15 minutes to 20 minutes. Then i-check natin si manok. Kasi usually yung mga native na manok, mas matagal ang pagluluto sa kanila kasi medyo matigas ko sila kaysa sa mga ordinaryong manok natin. A few moments later. So, yung ready na yung ating tinulang manok. Pwede na natin ilagay ang ating green papaya. Okay, takpan natin ulit para lumambot yung ating green papaya. Siguro mga 8 to 10 minutes ulit. A few minutes later. Okay, so malambot na yung ating green papaya. So i-adjust na natin yung lasa niya. Pag kulang yung alat, pwede tayong magdagdag ng patis. Okay, konting patis. Then pwede na natin ilagay yung dahon ng sili natin. At saka yung green chili. Yan. Ito hindi na kailangan patagalin pa sa kumukulong ano natin sabaw. Mas maganda yung green chili leaves na hindi siya masyadong overcook. Ayan, ready na yung ating tinolang manok. So, ilalagay na natin sa serving plate. Serving dish. Okay, patayin na natin. Ang sarap ng ating tinulang manok kasi native siya. Mas malasa ang native na manok kaysa sa ating mga ang tawag doon 45 days. Yan. Ang sarap din ng green chili. Okay. Nagdaga ko na naman. Okay. At ito na yung ating tinolang manok. Hanggang sa susunod. At ito ang cooking ng ina ko, cooking ng ina mo, cooking ng ina natin lahat.